to well to do. Sa katunayan nga po, ang QPLC ay involved din sa corn planting sa Trugaraw. Doon mo na-realize namin na sa company na medyo nakakalungkot na napakalita rin ang kinikita ng corn farmers or corn farmers in general. And gusto kong mabago yun kasi gusto rin natin patulungan sila. And siguro, a question for the presenters kanina is bakit na pwede nilang sagutin later for me? Bakit balik yung kita nila? Is it because yung commodities or yung crops are not as highly valued as meat products? Or a combination of the factors of demand mababa. So sana because of sana makatulong din yung insurance. Malaking bagay din yun kasi hindi nat arrangements or partnerships with corn farmers na pag kinamanan sila ng kalamig ano talaga sila. Kasi pag nasira yung crop sila, paano pa sila makakabayad sa amin? Diba? Actually, yung talo namin sobrang liit namin compared to sa kanila. Kasi yung investment actually, sa pagtatanim mo, yung compare sa investment na sa pagtatayo ng bahay mo, ay napakaliit. So kung yun, mawala sa amin yun, kayang-kaya, pero paano kung mawala yung paano kung hindi sila makabayad sa amin? So, yun yung isa sa mga dapat ma-improve natin in the market. Also, dun sa presentation about the soil, I think one of the best moves na pwede natin gawin is gawing healthy na rin yung lupa. Gusto ko rin yung cup. Produce kami na organic fertilizer in the future. So, keep us in mind. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you, sir. That was very concise. Okay po. So, we have our next discussion. He is the Vice Chairman of the Regional Agriculture and Fisheries Council of Region 4A. Let's welcome Mr. Christine Salvador. Maging maninaw sa magsasaka. O ano pa talaga
at paano makakapagbigay ng tamang tulong sa amin po. Ayon po, nag-uusap at nagbibigay ng kanilang opinion. Hinihingi sa akin kung ano magbibigay na namin tulong, lalo na po sa bayan sa Sinanaj. Marami po sa amin na kapagsabi sa akin po na sa insurance po, kadalasan, meron po isang tao, pero po naman isa sa lima. Hindi po namin malamang bakit meron. Yung isang tao, hindi mo napakalan po naman isa sa kanya. Nangyayari po yun, sa Laguna lang po, sa aming bayan, yung tatay po ang nasak ng kalagay. Doon po sa pagkinyin po na kapasigip at pamunin po, hindi yung talaga akma ay i-interview. May mga sabi lang po i-interview man eh. Sa bayan po ng Rizal, ang dami po na hindi pares pero alis na po sa amin. Kaya ang gusto po na yung mangyari yan, ay magkaroon ng panibago po. Mag-i-review nila yung pangalan po ng mga musulata. Yan lang po at ang ano po sa inyo, may gusto ko nagpapasalamat. Ito po yung sabi ko ako sa inyo. Ito rin nabigyan kayo sa kumbigyan ninyo, pero kami po yung nagutuwa. Ang kalamarasan po ay kasusang kapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng halaga sa amin. Ilang tayo po kung limali ko magsasaka na kami may sumusunod sa inyo. Nandito po kami, ito po sa inyo kapasalamat sa inyo sa pagkagabay niyo sa amin. Ilang po ang kapasalamat. Thank you for your reactions and comments, sir. And our last discussion, just in the name of Taxima, for our reactions and discussion, she is the branch head of Land Bank here in Yucatan, Quezon. Let's all welcome Ma'am Julian P. Chavez. Natin, sa mga tinatanim natin, pwede po niyong ma-avail ang 85%.
doon sa inyong inawin. Ito po ay for production under livestock for palay. So, mahalaga po, ang napansin ko rin po doon sa isang study na kahit college graduate ka pala, hindi nila nakikita yung value ng insurance. Kasi po, like livestock and palay, ito po kasi ay mga kailangan natin ng products in the Philippines. Di ba? Kadalasan, ini-import na natin ang ibang bagay. Ang ilan sa mga ito. So, ibig sabihin po nun, kung malaki yung importation natin, kulang na po yung ating source within the Philippines. So, yun pong insurance, isa po siya sa nagbibigay ng assurance sa atin na meron tayo maaani sa pagdating ng tagani. So, if ever po na wala insurance ang isang farmer or ang isang ating agricultural na mamamayan, so, pag may nangyari po, like ngayon, very erratic po ang ating panahon. Di ba po, nalang tag-init pero nagiging tag-ulan na. So, napakahalaga po yung educational aspect na sila po ay ma-inform kung ano po ba ang maganda pag mayroong insurance. So, DLPCIC po ay isang partner din ng mga farmers para po makakrain dito sa mga insurance nito. So, ang maganda po ma-recommend po natin, magkaroon po ng campaign or mas ma-educate po ating mga farmers para po ma-insure yung kanilang mga panin. Para po hindi masayang yung mahabang panahon ng pagdadali. Tapos pagdating ng panahon, may mape-test nila or maaanan lang ng bagyo. So, rest assured po, yung nabasa ko po ito ng mga research nyo. Nakakatuwa po na we are giving priority to the agricultural sector of the Philippines. Ngayon po, makikita natin, even as in Latam, marami po tayong mga natutulungan or na magtutulungan ng mga livestock na mga negosyante. Those who are engaged in livestock poultry. Kasi nagiging, ano na po tayo, may potential po na tayo na rin ang magsusupply para sa so, yun lang po and good afternoon po. Okay, so let's take this time to know if our presenters earlier had any reactions to the concerns raised by our discussants. Sir, I think this will be. Rice grower can expect a
net of around 40,000 per season per hectare. And corn grower probably will get half of that. So you mean 20,000 para sa isang season ng planting, and you have 4 to 5 children studying, you know, pinapakain natin, pinag-aaral natin, pipili natin ang kanilang mapapailangan. So that's not really enough. Sa ating kung mga kumikita, sa ating meron mga sweldo, 20,000 PPPs, parang isang linggo lang pwede niya mabusin. You're not really spending on the basic economies. So it's very true, it's very clear. The predicament of our traditional grain growers is very, very alarming. Mababa talaga yung option of the grains pagdating ko sa rice and corn. Fortunately, we have the other options, the higher value commodities. For crops, it's vegetables. For the non-crops, it's livestock. So, marami pong barriers to entry, siguro po yung problema natin. Marami siguro nag-stick sa rice and corn. Probably because mas affordable po yung ating working capital requirement. Kumbaga sa isang season, maliit lang po na kayo nilalabas natin. Pero if you talk about a hectare planted, for example, to vegetables, or for example, if you're going to go into poultry production, malaki po yung ating initial investment. And for those smallholder farmers, medyo hindi affordable. So, pwede yung may problema kung hindi to have those kind of facilities for our smallholder growers. Pero dati na po yung sinasabi. Pero yung transition, hindi pa rin talaga natin nakikita substantially. So, hindi po natin alam talaga yung reason behind it. Maybe also the psyche of farmers. Traditional grains being staples. Gusto natin meron tayo para sa napakainan natin. Pero ang hindi nila alam, ang hindi na naisip ng marami. Marami ko sa ating mga farmers na tatalim ng rice and corn. Talaga mga pinibenta rin nila halos lahat. And then they buy the more expensive rice in the market. Ang problema din po doon is medyo artificial impression natin ng ating mga grains. Talking about rice, for example, limited po yung ating importation. And so artificial price natin dito. Mas mataas siya compared to if you're going to other countries. So para ngayonin po, yung mahihirap natin na yun, yung sa mga wala nang ulam pa sa mga isa po. Pero really, they're paying so much for that produce. But the actual grower doesn't really earn that much. So mahal po yung ating produkto, pero yung ating farmers, ay hindi ka masyadong kumikita. Yun lang po yung irony sa ating livestock, marami po tayo nakita mga smallholders. Ano po, yung mga konting kita yung pinaproduce. Yung mga packer producers. Marami po sa kanila, kumikita rin. Pero marami sa kanila, parang ginagawa talaga ng kasya din po yung ating mga livestock. Yung ating mga ulo ng hayop na kanilang pinapatay. So, yun po, that's the landscape. And really, we want to have that transition from lower value commodities to higher value commodities. Maybe crop or non-crop options. So, salamat po. Or
nasa harvest stage na siya. Kasi kahit pa paano, kung yan ay nandun sa growing stage, meron pa rin naman aanihin yung part. Hindi lang naman materialize. Yung kanyang na-expect. Pagdating naman sa ating mga nasa livestock poultry, kapag yan ay sabihin natin extreme, malulod, hindi mo naman pwede ibenta yung mamatay na sa magkalunod. So talagang total loss yun. Okay, total loss yun. Ang problema is mas mahirap i-quantify. Pagkano yung i-award mo tungkol sa na-damage na gano'n sa livestock, no? Tapos iba pa yun sa type of animal, manok, baboy, okay? So, dun sa iba kasi na mga nag-operate ng livestock, kahit nakaka-protected sila kapag sila ay nasa under contract grower arrangement, rather than na kung small operator siya. Now, iba pa yun sa the livestock on top of or a sideline sa kanilang agricultural production. Kasi generally, kapag nag-survey ka ng farmers, malamang naman dyan, mayroon dyan isa, dalawang baboy, okay, mga 50 na manok, okay, na pinagkukuhanan din nila ng pagpapayan. Okay? So, medyo challenge siguro yun kung paano magpapackage ang ating clients, paano magpapackage lahat yun so that our farmers, particularly the small scale farmers, will be safely covered. Okay, so yun po yun. Now, with regards to the concern of sir sa listing, okay, totoo po yun. Okay, hindi lang po sir sa Laguna. Sa Quezon, when we were doing the verification of our samples, meron po areas sa Tagawayan. Okay. So, Tagawayan na talaga pong nakatatlong pass ako nung barangay because I was looking for this person in the list, okay, na nabili. Only to find out na yung taong nahanap namin is a disabled person na nagtatrabaho sa Manila, okay, under a special program for the disabled. Tapos ang talagang nag-report ay yung nanay niya na ang nalista daw ay yung asawa, yung dalawang anak. Yung asawa is still operating, siya yung nakausap namin. Tapos, yung dalawang anak daw, binilista lang yung nanay kasi parang hinati na yung lupa. Okay, hinati yung lupa dun sa mga anak. Okay? So, pero dun nga sa point na yun, we realize na hindi reliable yung existing list. Okay? So, kaya part ng recommendations namin na kailangan i-review yung listing. Kasi kami limited kami by whatever existing registry or files we can get access to. Okay, so yun yung isa. Which brings me to yung issue ni Sir Dena. Sana doon na differentiate yung owner sa farmer, tenants, at saka yung farm workers. Kasi, totoo din po yun, okay? Kasi, dun sa mga na-damage ng bagyo ang coconut, di ba, laglag lahat ng ano, laglag lahat ng bunga. Eh, kung yung trabaho ng isang household head ay climber, ano pa ang kanyang akyate? So, well, talagang, kaya po meron kami, in fairness po, meron kami na-capture na problem na loss of job or job losses. Kaya lang po, number-wise, kukunti sila compared to most.
kasi yun nga po naging focus nung study was on the impact of the insurance, okay, or insurance agreement. So perhaps what PIDS is looking to is a much more in-depth study on all stakeholders sa isang farm operations. Kasi even during the planning of our data collection, mahabang argument po namin yung discussion. Sino ba yung dapat tanongin regarding insurance arrangement? Is this the owner? Is this the farm worker? Okay. So, pero yun na po, unfortunately, hindi po nag-factor dun sa discussion namin. Yun nga naman na ang trabaho ay makadepend dun sa operations mismo ng parks like the climate. So, yun po. So, sir, masasabi ko lang po, I'm noted. So, yun po. Then for yung game, ma'am, okay, sa land bank, o diba, swak sa pangal, yung sinabi ko kanina. Okay. It's really the organizational membership. Okay. Kasi yun yung requirement ng paano makaka-avail ng members yung ating mga magsasakay. So, and of course, with the LGU partnership, kasi kahit po dun sa trikwento nung last speaker natin this morning, yung came out regarding the soil analysis. Okay. Ang pinaka-effective na pwede makatulong at makapartner for activities like this and support programs like this would be our extension workers. At nasaan mo ba kayo? Di ba nasa LGUs? Okay. So, I know that yung recommendation, ma'am, kanina, ay sana may regional at provincial soil lab analysis. Okay. So yung asawa ko po ay nagtatrabaho sa field labs. Siya po ay soil scientist. So tinanong ko na siya outright, do we have these facilities? Ang sabi po niya ay nasa regional lang. And these are found sa offices ng Bureau of Soils and Water Management. Tinanong ko rin sa kanya, how much does it cost? For the basic, okay, given out, I think they have distributed soil test kits dun sa ibang mga partner nila, LGUs, na meron din sinang kinray na technicians who are equipped to do this. Okay? Pero yung mga mas specialized daw po can cost as much as 2,000 pesos yung analysis. So, kaya siguro hindi yung ano, equals natin for planning. So, but at the end of the day, all of this that we are doing, that we are discussing, ang gusto lang talaga natin is may angat lang kahit konti yung quality of life ng ating mga farmers. So, yun lang po. Thank you. Siguro, i-connect ko lang yung mga sinabi about crop insurance. No? Why yung focus ng gobyerno ngayon ay bigyan ng libreng insurance yung ating mga farmers. Siguro magandang balikan na katulad na rin sa soil testing. Maganda siguro na maging aware yung farmers na pwede siya na-consider as a cost of production ng insurance. Na hindi lang siya dahil may program ng government, but it's really an important risk management. Kaya nga yung mga medyo mas nakakaangat, siguro dapat palawitin natin yung information na kahit na yung mga livestock or growers, pwede silang magpabayad ng traffic. They just have to pay for it. May regular program ng PCIC for this. And it's a good strategy. Yung free crop insurance program ng government ay layo din yun. Talagang tulungan yung mga mahihirap. Yun nga lang po, sabi nga kanina, ang problema ay yung ating registry system for basic sectors in agriculture. Yung listahan po ng farmers, kaya basihan, sino yung pwede makasali dun sa programa. So, nire-recognize naman po ng government na may kabulanan pa yun, kaya binavalidate po. Nung una, 13 million yung nasa listahan, mga po yung observation ng
Then nakasama doon ang hindi naman talaga farmers kasi nagpatawag sino ba yung farmers, so nilista lang kung di ba yung magpangalan. Dito talaga siguro yung farmers hindi nakatalong, hindi na nilista. So, nililinis po yung listahan. Sa listahan po ay meron farm owners, farm operators, farm workers. So, nadidistinguish naman po yan. Napansin din po na dun sa listahan na yung mga 200,000 din na niyata yung ating ARBs na nandun at yung ating pang-beneficiary. So, medyo konti po yun. Dahil din siguro, nagpapalit-palit na pa yung nag-ooperate ng farm. So, yung original or binenta, original na nag-ooperate or beneficiary po, ito yung pangalan. Pero pag pinuntahan na po yung farm na yun, pwede ka na po yung nag-ooperate. So, kailangan po talaga kinisin yun. Kung yun ang magiging basehan, sino yung pwede mag-avail ng mga hindi lang po ng free preference dahil yun ang magiging basehan din yung ibang programa ng government. So, siguro ko, ang ginawa ko dun sa iba ay hinihingin po ng ibang NGOs, ng ating municipal agricultural offices para po dudalig din yung listahan. Ganun po man po siguro, kailangan pa din natin siguro tulungan kasi dahil wala ko talaga silang ganun karaming tao para mong makabot talaga yung mga farmers. Kaya din sa iba mong NGOs, talagang yung mga agricultural extension workers na po tumutulong na mag-fill out ng forms, dadalhin sa PCIC Regional Office, tutulungan din po mag-fill kasi yung naman yung iba nga, wala nang siguro oras o wala nang kaalaman na sa iba pa paano po mag-fill. So, marami pa kung pwede gawin para palawin ito. Nabanggit ko nga ako kanina, even with the 3.5 billion subsidy in 2018, ang ma-reach ng puno na about 2 billion farmers. So, hindi pa rin po ma-cover yung karamihan ng ating mga farmers. So, marami pa kung pwede ito. Kasi it's a process. But at the same time, siguro, gusto rin natin iparating na baka kailangan din yung farmer na realize po na maganda rin strategy ito. Although, syempre, yung mga medyo talaga kalita, yung mga hindi natin sila maasahan ng pag-bayad ng insurance. Pero yung mga medyo malalaki na yung lupa, kaya-kaya kung bilang bayaran ko, at least sa Malaysia as well. Dapat pagpunin na natin yung itinuturo natin sa mga estudyante na, o ito
pwede rin po natin isama yan. At ito naman po sa mga banner program, gawin sa mga requirement, ano po, yung pagpapaswerd analysis at pagpapainsure ng ating mga project para masiguro natin yung tagumpay ng ating mga proyekto. Kasi ito naman po yung time for the audience to give their reactions, questions, and all insights tungkol po sa mga diniscuss natin. Sino po ang gusto magsimula? Sige po, si sir. Mention na lang po ng pangalan at saka po kung saan po kayo. Hello. Magandang araw po. El Marino po from Magbilao, Inspire at Demoto of Mr. Mountain. Pero po sa lahat, sa pangalan po ng ARC, ito po sa lamang po kami na naisama sa ito forum. Ang mandato po sa amin bilang AFC ay makipag-lead sa mga government and this is partner and organization sa national government. Ngayon, dito po sa nakita namin, palang dapat siguro lagi pala magkasama. Kasi kayo po yung nag-research, kami po yung magpapangin sa mga dedicated department. So dito po, meron ako gusto isama, itanong. Kasi yung sa insurance po, para nakikita namin, para mag-iisip din po natin sa pagsasaka, ang local government, sila na yung mag-shoulder ng insurance. Para po yung pagkat, sigurado, kumita din din, mag-produce rin yung mga farm, kikita po siya. So yun po yung subsidy na gusto namin isiguro na rin namin ang solution at pagpupulong namin sa aming mga consumer. Tapos yung po sa health, soil health approach, yun po ba yung mga fertility model na gusto ni Secretary? So sana po, maganda yun naman sa biyaya. Sana po, magawa rin sa inyong bayan. Siguro mas particular po, susunod dun sa Tagalog. Community po. So napakaganda po. At kailangan po kasi sa amin po, laging naman kailangan ng fertilizer, kaya ng tanim. Pag hindi kumita, wala. full production cost. So kung baga ang national government
Tapos po, but after having recommended that to you, maganda din po siguro to take into account yung financial capability din ng NGOs, pwede mong iba-iba. So yung pinakita ko kanina, iba-ibang modality is pwede namang pautang lang ng NGO o pwede namang e-sharing sila ng farmer. So marami yung pwede modalities na gawin. So yung tungkol naman po sa soil analysis para ma-issue na soil health card din ng mga pagsasaka sa pagbilaw, yun po kasi yung pagpapilot test namin ng proyekto, ang una pong binigyang pansin at isa po sa mga criteria ay yung mga lugar na may malawak na rain bed area. So tinignan po ang mga Quezon, ang mga kumbaga yung mga taniman ng mga magsasaka sa probinsya ng Quezon, at yun ang may malalawang pang taniman na nangailangan ng soil rejuvenation o yung pagpapanaliwa ng lupa. Ano po? Bago po kami nag-umpisa, may ilang bayan na po kami kumbaga binisita. Ang isa po dito yung Katanawan, dahil meron po ang Planteria, General Navar, at Lopez. So, depende po sa magiging resulta kasi every 6 months po, hindi po ang aming proyekto. Kung maganda talaga, gagawin naman po yun na parang ang balat po ng DA ay maging nationwide program na bagaman may initiative na rin po ang Bureau of Soils and Water Management, pero meron po silang kakulangan pagdating sa staff, sa mga input na ginagamit nila sa laboratory, kaya hindi rin po nila magawa ang mabilisan. Ano po? Pero may naumpisa na po sila, mayroon na rin po silang na-post sa website din nila ng mga mapa ng ilang mga bayan na mayroon din initial na pwede nating magamit sa pagbibigay ng rekomendasyon po para sa mga gagamitin ng fertilizer. Pero kung magkakaroon po ng budget, kung kami papalarin, ay mas maganda po yung Quezon. Ano po? Dahil siya na lang po naging isang agricultural province sa Calabarzon. Doon naman po sa question about IHG concerns and what's happening sa ating animal production. Napabit ko po kanina yung issue natin kapatid sa policy conflicting with the growth of animals. Totoo po yan. An example is, if you're going to assess a local government unit. Sa ating local government, meron pong dalawang major documents tayo. Yung ating comprehensive land use plan, sa isa ating comprehensive development plan po. Pumapasok po dito, kasama na yung ating plano para sa ating pagunlad, bilang isang komunidad. And kasama po dyan yung ating land use options, yung ating zoning ordinances as well. Ano po. Napag-dip nung ating makausap po sa national level, pagdating po sa voting, pagdating sa SWAY, talaga nag-content po tayo. So yung dating mga matatanda ng mga farms, ano po, eh, kinakayo po ng ating mga settlements sa ating mga localities. And that's happening, totoo po yan. And that's a trend for the industry. But still, we have the option of actually moving ng kids siguro hanggang sa mga medyo talaga marginalized na areas mo. Pero that's the option for the local livestock industry. And I think up to now, it's working. In many cases, nagsasubsist naman yung dalawa, na nag-flourish yung ating livestock production while taking into consideration local policy. So, nangyayari po yan sa maraming localities. Pero nangyayari po yung talagang trend sa horizon. Eventually, sa patabi ng patabi yung ating mga tao sa ating mga localidad, eventually, kakainin nila yung mga areas na traditional production areas for livestock. Then, eventually, magka-clash mo talaga. And it's happening. But sana, ito natin makakasin sa punto na talagang magiging negatibo na yung ating talaga sa livestock production. Pero that's the reality. There are better practices in Angola's country. There are standards for that. Thank you. If I can just add, in terms of experiences
from other countries like Vietnam. They have very diligent farmers, okay, in the sense that they follow strictly the prescriptions of the technicians, which is sound practice, kasi from the perspective of the technicians, kung yung adjacent farms will be planting, okay, the most, sabi na natin, efficient crops appropriate for their soil quality, for their soil properties. Now, optimize yung production. Okay? And i-relate natin yun, doon sa sinasabi ni Sir na, kung ito ay lahat naka-plano, naka-embed dun sa ating land use plan, okay, then it becomes feasible for us to suggest to the LGUs to shoulder the insurance. Okay? Kasi kapag naman nangyari ang isang disaster, tumama ang isang peste, hindi naman niya nagsisiro in sa isang farm. But usually it's nasa LGU, kaya na dun sa pag-claim, kailangan ng LGU certification kung gaano malakas yung tumamang calamity to this place, no? So, para lang maging planchado ba ang lahat na mawawalan na kayo na, kasi meron din kami mga na-interview na, meron silang parang dissatisfaction in the matter of determining the amount of indemnity. Kasi meron silang magdala, mas malaki daw ang tinanggap, pagdaw sa kanila, ganito lang yung tinanggap nila, diba? So, parang ang daming kasing variables, okay, na nagpupot na nagpupot dun sa ganitong klase ng business, ano? So, pero kung maiahayos natin siya na meron tayo talaga sumusunod dun sa sinasabi na prescription nila ni Lama, no? Dun sa output ng research nila, then we are actually producing a parang bigger impact, okay, on the macro perspective. Okay? But at the same time, yun nga, yung hinahanap natin na protection ng gobyerno at assistance, ay assured din tayo. Okay? So, yun nga lang, ang challenge kasi natin dito is there's still the urgent need to educate our farmers. Kasi ang sad reality din po ay in as much as they are getting younger, okay, si tatay, kahit pinamana niya na yung operation ng farm dun sa anak, okay, siya pa rin yung magsasabi, okay, nandun pa rin sa kultura natin yung masusunod pa rin tayo sa matatanda. Na kahit alam na ni anak, ito po yung maganda ngayon, ito po yung sinasuggest ng ano, still meron tayong resistance na encounter. So, I guess this will still remain to be the challenge to our field technicians na, to really reach out and to make them understand and appreciate that all of this assistance, the efforts, ganyan, ay ma-enjoy lang truly ng farmers at ng kanyang pamilya yung benefits kung makikipagtulungan tayo at susunod din tayo sa tamang approaches. Kasi yun yung ano eh, nanggaling ako po ay anak ng researcher ng Kili. Ang asawa ko ay researcher ng Field Rice. Okay? Na napipili ko ngayon, yung parang may kulang eh, may break. Kasi nga hindi pa rin po natin ma-penetrate yung kanilang practices. But we have seen in so many fora yung evidences na yung traditional practice talaga po siyang matatalo itong ating mga innovative approaches. Okay, so yun lang po siguro na ano pa natin, maging mas gasip pa rin po tayo na mag-reach out dun sa mga nasa
ano talaga, actual operations. Yun lang po. Thank you po. So, next question po from the audience. Pagkaugan mo yung taas si Sir Renasi. Pwede kong isa ito sa
policy is 5,000 per hectare. So makapun kakayan GU hindi muna or 5 years pa so over 3 para sa ipag-3 years. So marami po pwedeng siguro mag-iisipan din po na may papano na po mga sa kapalating na yung gano'n kasi nga yung science na entirely new. Pero minsan po ang dami-dami po magagandang ideas, ang dami po magagandang practices out there na hindi na nasa-scale. Kung yung mga thesis ng bata ay available po
library po. Yun po yung nasa aming library. Meron po sa College of Agriculture. Meron din po sa main campus. At naumpisa na lang po ng university yung ginagawa namin digitization ng lahat ng mga researches ng bata at faculty. Yeah, upload po yun sa website. Pwede po ma-access online. Ano po? Pwede nyo pong gamitin. Ano po? Yung soil analysis, maganda po may rekomenda. Doon nga po, nung kami nag-deliberate ng aming project, isa nga sa naisip din namin, medyo, kung tayo din madalas na kukontak ng medical mission, ano sa mga tao? Bakit po walang medical mission sa lupa? Mayroong pre-vaccination sa aso, sa ibang mga hayop, pero yun lang pa na pinakang foundation ng pagsasaka. Ano po? Whether crops or animals. Mahalaga po yung lupa, bakit nakakalimutan? Bakit ang medical mission lagi ng politiko ay para sa mga mahihirap sa mga Islam areas? Bakit hindi mag-medical mission naman para sa mga degraded areas? Ano po? Nang makinabang naman yung mga magsasaka, yung poorest of the poor, yung mga marginalized farmer, sila naman pwedeng makinabang sa medical mission. Baka naman pwede tayong manawagan sa NGO, sino kami sponsor ng soil analysis, diagnostic soil sampling. Ano po? Rotarians. Ano pa kaya? Yan po ba dito? Mga soroptimis, mga NGOs, mga organizations, mga Chinese dito. Yes po. Baka pwede po. Pwede po yung mga linkage. Ano po? Medyo kakaiba naman. Medical mission. At hindi po pag-i-deploy ang aming mga estudyante para tumulong sa pag-soil sampling kasi ginagawa na po namin yun as part of capability building ng aming mga future farmers, future researchers, future extensionists. Ano po? Kasi hindi pa po ganun
ka-felt ng ating mga clients na naka-avail ng indemnity, yung talagang positive effect. So, yun po yun. So napakalunod po, nakalaman na napakaliit ng porsyento lang ang nagpapa-endure. E kulang po lang po tayo ng insurance awareness kasi kung tutubusin mga tao na hindi, karamihan sa atin, hindi naman talaga tayo sold sa mukha-insure. Ipan na tayo mismo, tayo mismo. At saka naman kaya, ang problema, yung information dissemination, masyado na yung mahina. May word of mouth, yung level present na yun, masyado talaga mahina. Kaya hindi ilan lang sila. Kaya siguro, makagawa pa rin tayo sa malaking na talagang yung insurance awareness, i-appreciate natin ang servisyo ng insurance. Isa na lang po, yung ano ko eh, yung pinaka-problema sa atin sa keso, ang presyo ng coconut. Palagi pong pababa ng pababa. Ano po? Ngayon, wala pagbubat na yung study yan sa pagbaba ng presyo ng coconut. Sa SLSU, wala po ba tayong study? Kung talaga po yan, dahil sa global market ang kanila, Quezon Poultry and Livestock. Quezon Poultry po,
ay nagtatanggap ako kung bakit ito pagigalap ng government ng Maisa. Para meron tayo kayo sa needs of case. Ano po, kung hindi po nagtatanong, kung po ay nabimember ng PPC, so the past 10 years yata, kaya po, pagtungkol sa Maisa po ay baka pwedeng tumutuloy niya kung may nila mas maganda. Ang atin po ay bilang dating member ng Quezon Poultry, pwede po ba kami mag-employin ng Pongro? Sige po, bausapin ko si po eh, kilala ng mga puso. Ay, kilala po ako niya. Another question pa po, tungkol doon sa sikat sa ano po, sa amin po sa bayan ng Misan, ay hindi po sikat itong sinasabi niyo sikat sa kasi po bihira po ang nakakalag ito, kung baka ngayon, hindi ko na natin ito. Eh, yung pag-apil po nito, eh, sana po ibutang kanina mga mag-informasyon ngayon. Kasi kami po ay, kumbagan, dinanap po kami ng tagpa. So, bukod hindi kumanin ng palay. So, nag-tiber po kami ng corn, kaya po kami ay medyo kinakagos sa puhunan. Kaya, sana po mabigyan kami ng another information. At nagtagan po rin po, yung sa sinabi ni Chairman Leon, nato sa researcher, sana po i-search na mga impresyon ng pupunan. Sapagkat sinasabi ni Governor, ito rin food basket. Food basket po yung mabubuot sa basket natin. Gawa lang po, nakatagkumbuhan pa ng presyo ng ating ko kasi 4 piso o 5 piso, ay wala na po tayo ng pangano. Yan lang po, maraming salamat. Para sa sagutin, lang po yung tatay po ngayon naman ni kung bakit sa Tunggero po kami nakikipag-usap sa mga corn farmers. Eh, ang history po kasi niyan, karamihan ng suppliers namin ng corn ang gagaling doon. So, naisip po namin na instead na bumili pa kami sa suppliers, kami na lang yung bumili ng mais doon sa Tunggero. Hanggang sa naisipan na rin namin na mag-plant na rin kami ng corn. Eh, recently, may kinausap naman po kami mga farmers din around Quezon. Gusto rin namin palawigin yung contacts namin when it comes to corn farmers. So, interested din kami. Lalo na dito sa Quezon. Thank you po. So, kung ang kakilangan namin mga po sa saka, ayun po pa. Ito yung hindi na lang po siya. Kasi sa totoo lang po, yung sikat sa akin, yung lending facility po yun ang lantang. Actually, naglangan din po yung guide na sabi ko kanina sa Quezon Lending Center po sa Lucena. Pero, mabibigyan po kayo ng backgrounder. Bali po, ang sikat sa akin po, sino ba ang una naman ito man yung kailangan na yung mga criteria niya, no? So, kailangan po, for small palay farmers po, kailangan meron kang ino-own or bin-bill na at least 1.5 hectare of irrigated land, but not to exceed 5 hectares. So, yun po ang una. Kasunod po, kailangan mo, gaya na nabanggit ko rin, a member po kayo ng Irrigators Association or Small Water and Pumping System Association. So, apo. Tapos wala na kayong outstanding obligation sa aming other financial institution kasi hindi-hindi-hindi-hindi po kayo yan para si CI. Apo. Then, attended a seminar on financial education or any similar training to be conducted by ABI. So, gaya nung sabi ng ating mga researchers, malagal po kasi kung naayong edukasyon. Kailangan matrain po kasi syempre po, nagpuntang hindi kailangan po alam nyo paano pangalagaan yung kung saan yung punta, yung inyong punta. Tapos ano po coverage niya, meron kami pinapautang na 45 major rice-producing provinces nationwide. So, I'm sure po kasama po. Unisan po ba kayo, sir? Unisan. So, ano po yung loanable amount? 41,000 per hectare for inbred variety. And 50,000 per hectare for hybrid variety. Ang loan tenure po, 2 years credit line,
for palay production by a 108-base promissory loan. Kung gusto niyo po, pwede ka nag-i-read ng number, tapos po, meron mamili po yung aking number. Standard po ay dapat nasa proseso. Yung proseso po na yun, dapat kasama po kayo.
representatives ng UNICEF po. Hindi lang po yan for high cultural officials. Kasama din po yung mga thematic plans. Tulad ng ating disaster risk reduction management plans, climate change action plans at the local level. Lahat po yan dapat may kasama sa ating group at saka CDPs. Ang problema din po na isa pa, yung ating group at saka CDPs ay leading to long-term documents. So hindi po taon-taon din ang bago. Meron lang window para mag-uwi natin yung content. At pag hindi kayo napasama sa proses, thank you po. Pinaalam na dapat maging ano siya ng provincial development of hindi rin po siya member ng provincial development. Yung suggestions po, yung observations po tungkol sa aking crop insurance program, yung role po namin kasi po yung unang sa yung pinipresent po namin ay yung account namin 2 years ago, 2016, end of 2016. At nai-share naman po namin sa board ng TCIC and they actually responded positively. So sabi po nila ay sisimplihan nila yung form kasi yung difficulty ng mga farmers, di ba, yung pag-fill out ng form, pag-claim, konti yung tao. And actually, we're planning to have an update of that study this year. So pagka po ang objective ng updating yung study ay na-implement po ba yung address po ba yung mga issues na na-identify mo. So siguro pagka po umpisahan na namin yung study, we will definitely interview you po para kung meron pa bang mga hindi na-address sa mga recommendations na nabigay, ano pa yung kakulangan. Kasi po, ang maganda naman sa PCIC, even within their small organization, very receptive po sila sa mga observations and they're willing to address po yung kanilang mga kakulangan. Ma'am, si po. Kaya po nagpupuyos ang damdamin ng mga maliliit na magtataka. E sa katahilan ng lagi pong ang nakasulat ay billion-billion ng pesos ang mga nakapondo. Pero pagdating ko doon sa thousands na pag-uusapan, ay kinclaim ng isang maliit na usulat, ay hindi po nakakabot sa kanila. Kaya napakasakit na talaga na nangyayari. Sa realidad, hindi po nangyayari na rin sa akin. Bansay. Target in terms of client satisfaction.
satisfactory, very satisfactory. So, i-implement po yun. So, dun po sa ginawa namin noong 2015, the report and survey, of course, hindi ko po i-present yung detalye, pero sabi nga po ni Ma'am Seria, meron po itong specifics na questions on their level of satisfaction mula doon sa accessibility, doon sa forms, doon sa staff na nag-assist sa kanila. So, yun po ay na-feedback sa kanila sa DCIC. So, kaya ngayon, kanilang umaga pa lang, binulungan na ako ni Ma'am Seria na, uy, mag-check tayo, mag-follow up tayo if they did act on the recommendations of the team. So, yun po. Okay po. So, ano may tanong po dito, sir? Next po yung after green, tapos yung orange.
6 na kalabasa. Ngunit hindi ko naman siguro nila kung hindi ang lupa ay na-analyze. Kaya, para ma-analyze ako yun, ay gagawa ko ako ng isang resolusyon na nakikin sa Dili, sa National, na alisin ang mabiyayang yun. Dahil kung nangyay ang mabiyayang yan, parme, abono, delivering seeds, delivering bunit, kung ano pa naman hindi nakayos, wala rin ako na. Kaya, magagawa po kami ng resolusyon, supapsi, na putulin ang mabiyayang yun kung hindi nakalisa ang mga lupansin sa akin. Maganda nga po. Wag po yung qualitative or rapid soil testing lang. Kasi tayo po ay nasa estado na ng precision agriculture. Dapat po ang ating kinakapture, hindi lang yung mga primary nutrients. Hanggang doon po sana tayo sa level ng mga trace elements. Ano po? Dahil yun po ang nakakaligtaan. Para po sa pagkain, kumakain tayo ng rice, ng fish, hindi naman tayo taking ng vitamins. Hindi naman tayo siya kinakain natin. Ano po? Kailangan po kasi ay mas comprehensive. Ano po? Meron na rin pong isnet ang isang world organization ng UCAD na dapat po nga po sa soil analysis, hindi lang physical, chemical, isama na po yung microbial analysis para mas maging sustainable o matatag ang ating pagsasaka. Ano po? Ang Bureau of Soils po, nakakuha na sila ng biolog na mas madali na po ma-analyze lahat ng mikrobyo na nakatutulong sa halaman. Kaya siguro po sa mga darating na panahon, dapat meron na rin ganun sa ating mga recommendation. Ano po? So, hindi po dapat, kumbaga obsolete, ulumanan po yung rapid soil testing. Iba na rin po ang requirements ngayon ng halaman dahil sa pagbabagong panahon. Siguro po, just to add to that, yung kanina po sinabi ng ating na nagtanong tungkol sa soil testing tayo na sabi niya na sinisuportahan niya talaga. Talaga po kailangan niya suporta ito bilang counterpart sa local government, bilang ating mga technicians sa buwan. Kasi it's not really just us getting the result of the soil test analysis. Hindi po naman kasi talaga magagamit ng farmer yung mga numero na nandun. Kailangan niya pa talaga compute din yung amount na i-apply ng inputs based on those analysis. So technical po siya, hindi pwedeng farmer lang. Talagang tayo po dito sa establishment na ito, tayo po lahat pwedeng makatulong magandang po dyan. Maganda pong sabihin na hindi na restrictive, precise na yung ating farming operation dahil dito sa mga analysis na ginagawa natin. Pero huwag po natin kalitaan na hindi pwedeng buwanan natin yung farmer na ito yung ating resulta. Talaga kung tayo pa rin yung kailangan mo na para tulungan sila. Salamat. Okay, sige sir. Good afternoon po. Meron po bang pagkakataon ng pigs
isang tulad ko ng Maxi, na siya po magpursige para magkaroon na ang aming sarili ng municipality na matagal at tawag ito, comprehensive plan para sa and yung second po ay nakita ko kailangan ma-maximize talaga yung mga programs kasi natin na binag-operation na kaya siya. I think it boils down po yung sa doing the surveys being done. Kasi the surveys being done correctly and yung comprehensive din, mas may iwasan siguro, may iwasan yung tawag dito, yung pagkalito ng mga tao. Kasi during the survey siguro, may papaliwanag na ako ng gagawin ng bawat isa. At kung mas palawak yung ginagawang survey, at lahat ay na-survey, hindi mo kakaroon ng mga problema. Ay, hindi ako nakasal, hindi ako nakasal. Yun lang po, this enlightened us on the very moment. Fortunately po, meron kami ang current collaboration with the IELG. Meron po kami project ngayon with the IELG looking at yung assistance ng municipalities, yung dati po ay PNB. So, i-evaluate po namin yung negative together with the IELG. At isang component po nun ay tinitingnan din namin yung data that will capacitate or enhance yung local planning and budgeting process. So, i-raise po po ito sa kanila because we're going to have a meeting with them in the next, I think, 2 weeks from now. So, na kung pwede isama kasi nga po, dahil iba ito pa yung economic activities across regions, minsan walang enough focus on the agriculture part. So, kasi nga, parang since agriculture contributes what, 10% na lang to GDP, parang i-focus, and hindi po siya across all LGUs eh. But siguro yung sa mga LGUs that are highly dependent on agriculture, baka po dapat mag-enhance yung planning and budgeting module nila to address yung agriculture development plan na pinimension nyo. Kasi wala po masyadong hindi, so hindi ko sasagutin
ba? Wala. So pwede na rin siya. Siguro konti ka gagawin kasi just 3 weeks ago, I was talking with the IRG kasi yung kanilang Bureau of Local Government Development. Sinabi mo nila, they are doing currently capacity building ng units within local governments for the crafting of groups and CDs. So, meron po silang programa yun dyan. Pero nakita nila na yung resulta ng kanilang ginagawang activity, eh hindi po consistent. Hindi lang po natin pinag-uusapan yung agricultural development plan nila, kundi maraming thematic plans tulad ng sa climate change, disaster, risk management. Kasama po lahat yung dapat sa ating Tagalog government of nakatulong facilities. Sinasama po nila sa training yan as part of the supposed standard in coming up with those documents. Pero yun nga, siguro kailangan natin gagawin po yung effort. Kasi in the end, nakikita nila, kahit yung mga na-train up nila, hindi pa yun talaga ganun ka-satisfactory yung kanilang effort. Kailangan siguro mas continuous na tulang sa kanila na gawin mas comprehensive yung kanilang process. So, any other questions? Sana po yung bigyan ng isang clue para sa mga
Other questions? Okay. Sir? Message. Students, how about you? Walang tanong? Certificate of attendance, certificate of appearance, and
meron pong special gift para sa inyo. Huwag po mag-ibig ng ano po? Okay, so sa bago po tayo matapos ng ating program, tatapon naman po tayo sa presentation of certificate of appreciation to speakers and some photo opportunities. Ayan. So, allow me to read the citations of the certificate. Philippine Institute for Development Studies and Southern Logistics University. Certificate of Appreciation is awarded for their invaluable contribution as discussed at the Policy Research Forum on Agricultural Development in Southern Tagalog, Issues and Opportunities, conducted by the Philippine Institute for Development Studies and Southern Luzon State University. Given on the 27th day of June 2018 at the Southern Luzon State University of Quezon, signed by to the President of Philippine
Mr. Roberto Luis Raya and Mr. Crispin Salvador. To the dean, faculty and students of the College of Agriculture, representatives of farmers from different nearby towns, from Southern Tagalog, from Malapa, Tabata, Rimona, Polillo, Chow, Manisan, Lupan, and the rest, representatives from OPA, URS, to assist our VSLSU, are ready to assist our farmers. I am sure a lot of ideas have come up from the OGEMS on how best the sector of agriculture should work together to make sure that agriculture is responsive to issues on agricultural development. We hope that the presentations, suggestions, and recommendations given by our experts and our discussants for today's activity have contributed enough in the realization of the key role of the farmers in our community and have the sense of pride and responsibility that the food production and food security through agriculture are important aspects of the economic development and stability of every region. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili sa kontribusyon at inyong kailangan sa pagkago ng ating ekonomiya. Kung wala po kayo, may wala po tayo makainin. Kaya on behalf of the SLSU and PIDS, we want to thank our distinguished resource speakers who took time and efforts just to be with us in sharing their expertise. You have seen their research outputs as a means of agriculture interventions in responding to the needs of our farmers. I believe that there is a need for more gatherings like this and collaboration among stakeholders in the agriculture. However, the research agenda needs to be made more demand-driven, considering the farmer and consumer needs. I also would like to commend the organizers, the working staff of the Office of the President, our moderator, Mr. Gerudin, who managed to bring together all the participants and highly qualified experts to make this forum a success. We are thankful for the presence of all the participants or attendees, and we hope the farmers would have a very fruitful experience in attending this gathering. It is our hope that the major issues that have been suggested and recommended from this activity will be shared by all the participants in agriculture for further development and put it into action plan. Yun po ang dapat. With this, gentlemen, I declare this activity officially closed. Sa ngalan po ng SNSU, sa inyo po lahat, maraming salamat po sa inyong pakikisa at buhay po ang sektor at kulitulay sa kapagong pangalong region. Maraming ako po, kapalos na. Thank you. Everyone, this concludes our program. So before we